The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. Mary set out in those days and traveled to the hill country in haste to a town of Judah, where she entered the house of Zechariah and greeted Elizabeth. When Elizabeth heard Mary's greeting, the infant leaped in her womb, and Elizabeth, filled with the Holy Spirit, cried out in a loud voice and said, "Most blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. And how does this happen to me, that the mother of my Lord should come to me? For at the moment the sound of your greeting reached my ears, the infant in my womb leaped for joy. Blessed are you who believe that what was spoken to you by the Lord would be fulfilled." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Nung ako po ay naka-assign sa bandang Taguig, meron pong isang lektor na linggo lang nagsiserve. Pag weekday, hindi siya nakakapag-serve. At minsan tinanong ko siya, "Di ba sa Makati ka lang nagtatrabaho? Ba't linggo ka lang nagsiserve?" Sabi niya, "Kasi Father, may ka-office mate ho ako eh. Pag weekday, hinahatid ko sa Marikina." Taga Makati siya. I mean, taga Taguig, nagtatrabaho sa Makati. Pero yung office mate niya, hinahatid niya sa Marikina. Araw-araw. Sabi ko, "Ba't mo hinahatid?" Sabi, "Wala lang. Eh, layo na Marikina." Ano ba yan? Babae, lalaki? Babae, Father, syempre. No. Tapos, sabi ko, "Ano ba yan? Nililigawan mo?" Bigla siyang tumingin na ganyan. Nag-isip. Tapos bigla niya sinabi, "In love ba ako, Father?" Sabi ko, "Hindi. Nagkakawang gawa ka lang." Ano pa? Pag in love, walang malayo. Napansin niya ba yun? Yung mga may asawa dito, nung kayo nililigawan, di napapagod lang ng liligaw, no? Pero ngayon, kasal na kayo, higa na lang ng higa, di ba? Ano? Yun nga mga pagkatapos ko minsan magmisa sa Mega Mall, tapos kakain, tapos late ka ng uwi, makikita mo yung mga sinusundo ng mga nakamotor, yung kanilang mga asawa, kaya nililigawan. Alam mo yung mga naliligaw at may asawa na. Late na lumalabas yung mga sales lady, late na eh. Masarap panoorin. Yung mga nanliligaw, naku, tumatakbo yan. Sinasalubong nila yung kanilang nililigawan. May mga bit-bit, ano? "Akin na yan, akin na yan, akin na yan." Sabi, "Ako na, ako na. Sige na, akin na, akin na." "Pagod ka na, kawawa ka naman." "Sorry ha, napag-antay kita kasi talagang, ano yan, okay lang yan, okay lang yan. Sige, magmerienda tayo." Sabi, "Ha?" Ganyan yun, yung mga nanliligaw. Tapos, pagdating yan, halimbawa, kahit naman kung saan, ha? Sa fast food, McDonald's, o kaya sa Jollibee, kung saan man, sasabihin, "Upo ka na dyan. Anong gusto mo?" Sabi, "Sige, ano na lang, burger. Gawin mo ng cheeseburger." Hindi, nakakahiya naman. "Anong drinks mo? Tubig na lang." "Hindi, juice, juice, juice." Di ba? Tapos, dudukot yung babae, "Ako na, ako na, ako na." Yan. Yan ang mga nanliligaw. Yung mga mister, alatang halata mo. Paglabas ng misis nila, hindi sinasalubong. Ini-start na yung motor. At sasabihin eh,
Ba't ngayon ka lang, kanina pa ako dito, nilalamok na ako dito, gutom na ako. Ganyan ang mga asawa. Di ba? Sorry. Di ba? Gutom na ako ha. Kumain muna tayo. Pagpasok na sa Jollibee, ang uupo yung mister. Umorder ka. Sasabihin ng misis, may pera ka dyan? Wala! Ikaw! Mga minamahal na mga kapatid, natatawa kayo kasi totoo eh. Hindi po ba? Ano? Pag gusto, lahat ng bagay magaan. Pag ayaw, bumibigat kahit kapirasong ano, tasa o platito. Pag inutusan mong anak mo, pinaghugas mo ng platito o kaya tasa, di ba? Akala mo ikamamatay nila. Nakita niyo yung video na yon? Ma! Sabi ko, ano bang hinuhugasan itong batang ito? Akala mo ikamamatay. Pero kung gusto mo yung ginagawa mo, kahit plangga na yan, kahit yan ay tulyase, kahit malaking, wala yan, di ba? Sa probinsya, pag nanliligaw, alam niyo ba yung salitang igib? Yung pinagsasalok ng tubig. Pinagsasalok ng tubig yung kanya nililigawan. Lahat ng container dyan sa CR, pupunuin niya yan ng tubig. Yung isang lalaki, maghapon, hindi na pupuno yung tuloy pa rin. Sabi, ba, maghapon ka nang nag-iigib ba? Ba't, ano ba yung mga pinupuno mo dyan? Sabi, mayroon silang container doon eh. Panay ang boss ko, hindi na pupuno. Yung pala toilet bowl. 'Di ba? Talagang hindi na pupuno 'yon, ano po? Magandang pagtuunan ng pansin. If you have noticed this, the gospel of today and the gospel last Sunday is the same. But what sets the tone is the first reading. Last Sunday, the first reading speaks of what? That God visits even those who are small, little, neglected, unknown to the world. But today, the first reading speaks of what? Of a gazelle who jumps with joy. Yung bang ang gaan ng katawan, nakita nyo na ba yan? Yung mga gazelle na pag tumatakbo, akala mo lumulutang kasi ang gaan ng katawan, gusto ang ginagawa. Pag tayo ay naglilingkod sa Diyos, yun ang inyong itanong. Mabigat ba o magaan ang aking kalooban? May mga araw na pag kayo pumapasok sa opisina ninyo, hindi naman nagbago ang lugar, hindi naman nagbago ang layo, pero ang bigat-bigat na lang katawan ninyo. Bakit? Ayaw nyo na makita ang boss nyo. Di ba? May mga ganun eh. Meron din naman mga mag-asawang, yun din naman ang bahay na uuwian mo. Pero ang bigat-bigat ng kalooban mo. Bakit? Ayaw mo makita asawa mo. Di ba ano? Pero pag unang apo lumabas, walang overtime si Lolo. Dali-dali. Nakikipag-agawan ng kalong. Bakit? Ha? Gustong-gusto yung apo eh. The joy of the lolos and the lolas. Kahit hindi niya kamukha, sasabi niya, kamukha ko yung apo ko. Papasalamat, kaya nga umiiyak ko yung apo. Hindi ha. Di ba? My dear friends, my brothers and sisters, ano ang nakakabigat sa iyong kalooban? What is the difference between Mary and the other people, the prophets even of Israel? The word haste. Mary went with haste. Kung inyo pong titingnan at pag-aaralan, halos lahat ng propeta, halos lahat ng tao, lalong-lalo na sa lumang tipan, ay napakabagal tumugon sa mga kautusan ng Diyos. Napakabagal. Parang nakadikit ang likod sa kama na ayaw bumangon at ayaw kumilos. But Mary was the opposite. And perhaps that is the reason why we are contemplating again with this reading. Bakit ba ako nahihirapang maglingkod?
Isa lang ang sagot doon. Nawala ang iyong pagmamahal. Yun lang ang sagot doon. Nawala ang iyong saya, nawala ang iyong galak, dahil nawala ang iyong pagmamahal. Parehas lang ang ginagawa. Sabi nga, gaano ba kabigat ang isang basong tubig? Magaan lang. Pero, pag hawak mo yan ng 2 oras, 3 oras, 5 oras, bumibigat yan. Nagbago ba ang timbang ng baso ng tubig? Hindi. Nangangalay ang braso. Kahit gaano kagaan, pagpaulit-ulit na, nangangalay. I was a little bit late because I was trying to verify because I got a video of Bishop Bacani celebrating the Eucharist yesterday morning. And he collapsed in the video. He collapsed. And I've been trying to ask everybody, have you seen this? Is this true? Magmimisa na, wala pa akong nakuha ang sagot. Ay, ganun talaga eh. Ganun talaga. Kayo, pag hindi nyo gustong magsimba, pwede naman. Yung pari, anak, bangon na. Hindi, ayoko lang, ayoko. Hindi pwede anak. Ikaw nagmimisa eh, di ba? No? Hindi pwede sabihin ni Father, ayoko bumangon ngayon. Ikaw nagmimisa eh. Ha? Hindi nakapasok yung magbubukas ng simbahan ngayon. Bakit? Masama ang pakiramdam. Ganun talaga, di po ba? No? Napapagod ka. Pero hindi ibig sabihin na babawasan ang iyong pagmamahal. Paulit-ulit ko itong sinasabi. And perhaps I want you to contemplate on this. The haze of Mary. I will not expound because I have always been speaking about this. The haze of Mary. H. Mary, in spite of being the mother of God, remain humble. Remain humble. Pag mayabang ka na, kadalasan nababawasan ang iyong pagmamahal, mahirap ka ng utusan. Haste. A. In spite of being the mother of God, Mary remains available. She remains humble. She remains available. In the haste of Mary, the letter T, in spite of being the mother of God, she remains thankful. Ang kanyang ginagawa ay dala ng kanyang pasasalamat. Humble, available, thankful. In the haste of Mary, she remains simple. Simple. Simple lang. Hindi bumongga, hindi nagmalaki. May kababaang loob. Simple lang. Mahirap yung inuutusan na ang daming bitbitin sa buhay. Humble, available, simple, thankful. And the last letter is E. Mary was always and always be Eucharistic. A person with gratitude, and she always remembered that she carries Christ in her womb. Humble, available, simple, thankful, and Eucharistic. My dear friends, my brothers and sisters, I always say this, please live your life well because you might be the only Bible people are reading today. You live your life well because you might be the only Bible people are reading today. Remain humble. Continue to be available for God. Remain simple. Remain thankful. As I always say this, that the secret of a happy life is a grateful spirit. Not all happy people are grateful people.
But all grateful people are happy people. And the last letter is, be Eucharist. Be Eucharistic. Always connect yourself with Christ. Always connect yourself with Christ. And let the world know that you are truly a disciple of God. Amen. We continue to accept donations for the victims of Odette. Even though the CBCP only asked for a second collection last Sunday, we continue to accept. Last Sunday, either Sunday or Saturday, Caritas Manila has already released 6.3 million for the victims of Odette. Ano po? Pero napakaliit po noon sa dami ng mga kababayan nating nasalanta. Ano po? Malayo pa po tayo. Wala pa tayo sa rehabilitation. Ang pinagtutuunan po ng pansin ngayon ay gamot, tubig, pagkain, ano po? Damit. Pero kung ang tinatanggap lang po natin, cash. Ano po? Kasi we have no way of bringing them, transporting them. If you have some goods, you can bring it directly to Caritas Manila in Pandacan. Ano po? Maraming salamat po. Maraming salamat. Palagi ko yung sinasabi. Hindi tayo nagbibigay dahil meron tayong sobra. Nagbibigay tayo dahil alam natin ang pakiramdam ng walang-wala. Maraming salamat po. Ano po? I will give you an update on how much we have gathered and how much we have already given. Ano? As of yesterday, nasabi ko po sa inyo na nag-release tayo ng cheque na 120,000 para sa CBCP through ARCAM and 100,000 through Caritas Manila. Maraming salamat. Meron po ditong, hindi ko alam kung i-announce ko, hindi, nahihiya ako eh. Ano po? Sabi, Father, ang layo na pinanggalingan namin, magpapabless kami ng birthday o kaya ay wedding anniversary, nawala kayo kaagad, no? Magpapapicture pa sana kami. Oh, Diyos ko. Sorry ha, pagka ganun, basang-basa yung likod ko, kaya ako po eh, nagpapalit kagad sa sacristy. Sige, sino may birthday? Wala naman pala eh. Sino may wedding anniversary? Meron ba wedding? Dito po, dito, wedding anniversary. Pagdasal natin, sa araw na ito. Birthday, pasok, wedding anniversary. Ano po? Yeah. Going back to what I've said, my brothers and sisters, parehas lang ang ginagawa. Bumibigat lamang dahil nababawasan ng pagmamahal, kaya nabawasan ng saya. Let us learn from Mary. If you remain humble, if you continue to be available, keep your life simple, always be thankful, and remember, without Christ, we are nothing. Remain Eucharistic. The Lord be with you. And with your spirit. Bow your heads and pray for God's blessing. O God, may your family always rejoice together over the mysteries of redemption they have celebrated, and grant its members the perseverance, the joy, the laughter, the abundance to attain the effects that flow from them. Through Christ our Lord. Amen. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.